Kita ninyo, bandang huli, ang nangyari, ito ba ay na-absorb ng utak? Kahit ano ang gawin, kahit ano paliwanag, ay hindi po yan. Tatanggapin ang utak ni Kuya Raul kasi nga po barado. Ano po, may sakit, kahit pari pa ang pumunta dyan, kahit wisikan pa yan ang pari ng holy water. Wala din po yan, kasi nga po. Hello guys, good morning, good evening. At mega love shout out sa inyo lahat. So ayun na, at muli nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. So ayun na, at ang ating bibigyan pa rin na reaction ay patungkol pa rin kay Kuya Rowel. At ito ay hindi lingid sa inyong kaalaman na nung isang araw ay itong si Lizelle, yung anak ng panganay ni Kuya Rowel, ay nagpunta sa bahay ni Kalinga Prabha na po. At na-interview din ni Brother Paas. So ayun na, ang gustong mangyari po ng anak ni Kuya Rowel ay ipasaykayatres na itong si Tatay Rowel. Yan po ang gustong mangyari ng kanyang anak na panganay. Pero ang tanong, nasunod po ba na ipasaykayatres ang kanyang papa? So ayun na nga, at hindi pa nasunod, no? So yun ang kagustuhan niya. Kasi itong si Kuya Rowel, ika nga ay hindi na niya pinagtatakpan. May sira talaga itong pag-iisip ni Kuya Rowel, no? At nabanggit din niya na sa pulsa pagkabata ay nakaranas sila ng hindi magandang pagmaltrato, ano tawag dito, hindi magandang pagtrato sa kanila. Nandyan yung inuka siya ng sandok na kawaya, yung kawaya na, yung baon na kutsara. Nandyan yung nangahabol ng itak. So ganun din yung mama niya, yung ibang mga kapatid niya. Kaya siguro itong mga batang ito ay malayo ang loob sa magulang, kasi dahil sa pag-uugali ng kanyang papa, at hindi na nila kaya pang pagtakpan, pigilan. So ito na, ginawa naman ang paraan nila Kuya Bal. May nagpunta nga doon mga pulis, ano po. Pero ang nangyari ay parang isinalang lang sa counseling. Ano ba tawag ito? Parang binigyan lang ng advice, ipinaunawa dito sa mag-asawa, lalo na dito kay Tatay Rowel, kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan niyang panagutan sa batas, no? Lumalabag kasi siya sa batas, sa karapatan ng ikaw nga ay karapatang pangbabae na masyadong bilang asawa, yun ang tawag dito. May mga bagay na hindi dapat gawin, no? At yung kagaya lang sa mga anak, sa paninigaw, sa pagbabanta, ay hindi maling-mali po at mananagot siya sa batas. So, ang nangyari ay ito ay, bali, puro pangaral, puro advice. Pero, pinagbati na nila ni Brother Paas bandang huli. Pero, ang nangyari po ay sa kinatapusan ng istorya, ay mukhang hindi yata pumasok sa isip ni Kuya Rowel. Hindi na-absorb ng utak. At naghahari pa rin daw yung nakaraan. Ano ba mga nakaraan ito? Bumabalik at yung ginagawa ng asawa niya, na parang ipipilit na ipinalalayo niya si Ate Helen sa mga lalaki. Sino ba naman mga lalaki ito? Pati daw yung nagbigay ng mga notebook. Masyadong nabubuhay si Kuya Rowel sa kanyang nakaraan. Ito yung ano, mahirap dito eh, na kung ano yung pinagdaanan mo sa kursa pagkabata ka pa, ay daladala mo hanggang sa ngayon pagtanda mo. Nabubuhay ka sa iyong nakaraan, kung ano yung pinalasap sa iyo ng magulang mo noon, na ikaw ay pinapalo ng iyong magulang at sinisilid sa sako, ay hanggang sa ngayon ay hindi nawawala sa isip niya, no? At patuloy na nanariwa. At ito ay ini-apply din niya sa kanyang mga anak. Yun yung pinaka masama, pinakamali, na yung kanyang pinagdaanan, ini-apply niya sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Tama po ba yan? Diba? Ang gusto niya mangyari ay ipasaykayatris na, ipagamot na. Pero yun na nga, at hindi mo na, hindi nabanggit doon sa tinalakay ng babae yung patungkol dito sa pagpapagamot, kung ito ay sana ay pinaka the best dito. Yung ipagamot, ito ang pinaka the best diyan eh. Pinaka-importante kasi ay yung sakit ni Kuya Rowel po, kasi kahit anong sabihin, kahit sino pa ang pumunta diyan, kahit po pare, hindi po maliliwanagan itong si Kuya Rowel. Kita ninyo, bandang huli, ang nangyari, ito ba ay na-absorb ng utak? Nagkapatawaran, nagkayakapan, pero wala po. Naghahari at naghahari pa rin yung kanyang galit, yung kanyang pag-uugali, at hindi na nawawala sa kanyang damdamin, sa kanyang isip. Eh, isipin nyo yan. Kahit ano ang gawin, kahit ano paliwanag, ay hindi po yan tatanggapin ang utak ni Kuya Rowel kasi nga ako barado. Ano po, may sakit. Sinabi naman po ng mga anak, sabi nga po ng anak ng lalaki, yung maliit, yung na-interview doon sa Kubo, ay dalhin na raw po sa mental si papa niya. O, mga anak na po ang nagsasabi niyan, ano po? Kasi kahit anong pilit, kahit anong amo, ay kung nabubuhay siya sa nakaraan, hindi po siya makakamove on. Ano po? At siguro nga ay kaya ito ay nagkaganito na si Kuya Rowel, dahil nga ng yung mga nakaraan niya hanggang sa ngayon ay nananariwa sa kanya, ay mas maganda talagang
kasugan nito ang mong isip nito ni Kuya Ruel. Kaya ang gusto ng asawa niya, ano, asawa niya, ang gusto ng anak niya ay ipa-psychiatrist na o dali na sa mental nga. Ay, hindi man nasunod. Bali, ang nangyari po ay pinangaralan, ipinaunawa kay Kuya Ruel yung mga bagay-bagay na tama at mali. Ay, ang tanong, na-absorb ba ng utak? Mukhang hindi, kasi may mga sagot na balagbag. Ano po? At hindi pa rin talaga, hindi pa rin niya kayang tanggapin sa sarili niya. Bandang huli. So ngayon, ay itong tingin ko kay itong sa babae, ito si Ate Helen, ay nagsasalita, yun nga, at may sinasabi si Ate Helen, ay nagagalit itong na si lalaki. Palindigan mo yan, ganyan. Nagagalit. Tingin ko kay Ate Helen, sa totoo lang, parang takot din magsalita kasi nga, ang siyempre, pag inaalala niya, pag sila na lang, ay baka kung anong gawin. Kasi nga itong si Kuya Ruel ay ibang utak, mahilig sa banta-banta, mahilig magpakamatay, nananakot na magpapakamatay. Ay naku, puro na lang magpapakamatay. Lagi yan ang panakot, parang ang nangyayari po kasi ay parang sa tuwing nagbibigas siya ng magpapakamatay ay sa tingin ba niya ay merong mga taong pipigilan siya. Ay, pagkasagan sa akin po, ang nagpapakamatay ay hindi nagpapaalam. Kung gusto niya magpakamatay, gawin niya. Bakit pa lagi niya bukang bibig? Puro magpapakamatay. Kung hindi ba naman ito, may sirang tuktok. Puro na lang magpapakamatay. Ay hindi, hanggang saan na hindi nagpapakamatay. Diba? Kung yan ay matino, ay hindi niya yan uulit-ulitin. Ay sa tingin ko, ay hindi na tupad ang kagustuhan ni Lizelle na ito ay ipa-psychiatrist. Ang nangyari ay puro advice ang ginawa nung babae. Ito ba ay police woman ba ito? Yung kasama nila Kuya Ruel? Ay hindi na maluluto po yan sa pangaral. Kasi hindi nga na-absorb ng utak ni Kuya Ruel yung mga sinasabi eh. At ang nangyari nga po ay ikaw nga ilusok dito, pasok dito. Meron siyang sinasabing ganang kanya. Gagawin ka po yan. Magpapakamatay ako. Hindi ako natakot. Papakamatay ako. Ay, magpakamatay ka. Diba? Ngayon, kinukumbinsin ni Kuya Ruel na pauwi na lang ng province. Ayaw din. Hindi raw siya mapipilit. Papunta ng province. Sinasabi ni Kuya Ruel, pauunahin muna itong asawa si Helen. Kung merong maayos-ayos doon na trabaho, lupa na mapagtatamnan, ay isusunod ni Kuya Ruel. Ay, ayaw ko. Hindi niya ako mapipilit. Ay, walang pasuotan. Walang paglagyan. Diba? Ay, mahirap. At ang pinaka-the best talaga dito, kung ano man yung gusto ng anak mo talagang dalhin ako, kinakailangan dalhin sa mental hospital. Pero sa hanay, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Yung may pagamot siya, yung kalusugan ni Kuya Ruel ay maging okay. Kasi kahit anong sabihin, anong pangaral, hindi po ma-absorb ng utak niya yan. Kasi nga po, barado yung utak. Nag-gets niyo po ba? Kahit ano, ang sabihin, kahit pare pa ang pumunta dyan, kahit wisikan pa yan ng pare ng holy water, wala din po yan. Kasi nga po, yung utak po niya barado. May tama, hindi na intindihan at ipinipilit niya yun sa kanya, ganang sa kanya. Ang iniisip niya, yung nasa utak niya, yun ang ikangay laging nagahari sa kanya. Walang pasuotan. Kahit na anong gawin, nagahari sa kanya yung kanya pinagdaanan na bubuhay siya sa nakaraan. Isipin niyo, ultimo mga kapatid, mga tiyuhin, tiyahin, magulang, kaaway niya. Sabihin na natin ito ay minanas ng magulang. Kung yung kanya magulang sinasabi niya siya ay isinisilid sa sako at pinapalo kung saan matamaan sa ulo, ay malamang talagang may lahi. At nahawa na rin ito si Ate Helen. Pero tingin ko kay Ate Helen, parang takot din po magsalita. At ika nga ay mahirap magsalita at kinukontra ng asawa. Pero ang pinaka-the best nito, hindi na kakayanin po yan ang pangaralan. Bigyan ng advice, kahit misikan po ng holy water yan para magtino, hindi po kakayanin yan. Ang pinaka-importante po dyan ay mapa-injectionan para maging kalmado at maging matino. Tingnan niyo si Dondon. Oh, okay na si Dondon ngayon, di ba? Gusto na umuwi. Kilala na, meron na, alam na yan, meron siyang magulang, may nanay. Gusto na umuwi ng probinsya. Ay dapat gaya ang gagawin kay Kuya Ruel. Ay kasi kung ito ay dadaanin pa sa mahinahon at purong ipagpipray na ipagpipray, naku po, Diyos ko. Kahit po, ay pasintabi po, guys, pasintabi po doon sa, ano po, ay, ang ibig ko naman po sabihin, kung haliwawa na hanggang sa panalangin na lang tayo, ang problema nga po ay, hindi naman po bingi si Kuya Ruel, ano po, naririnig lahat ng mga sinasabi sa kanya, ang problema nga po ay, hindi po na-absorb ng utak, kasi nga po, iba nga po, may sakit nga po. Ipagpray man po natin na ipagpray, ay hindi nga po maiintindihan yan, at hindi nga po tanggapin lahat ng mga pangaral. Wala pong mangyayari. Ang kinakailangan po dyan ay pirsahan na po, pa-injection na po. Hindi po pwedeng ayaw niya kung ayaw niya. Magtulong-tulungan na po igapos ang kamay para hindi na makapala. Ganun lang po kasimple. At yun naman din po ang gusto ng kanyang mga anak. No?
Sa bagay, maganda rin po yung pagpunta doon ng mga kapulisan. At ito ay na, ika nga, nakausap din si Ate Helen ng Masinsinan. Pero ang problema ay yung babae ay naiintindihan. Ano, ang lalaki, yan ang problema. Hindi po na-absorb ng utak niya. Ay, wala. Ganon at ganon. Maulit. Dahil sinasabi niya, nung bandang huli ay okay na eh. Okay na nung bandang huli eh. Bakit ayun na humihirit na naman? Oh, di ba? Humihirit na naman. Ay, pagka ganyan, na ipipilit niya talaga yung gusto niya. Ay, paano po magiging maayos ang itong pamilyang ito na ultimo yung mga anak po ay halos ay ayaw na magpapakita sa kanya? At mga anak ay nagtatago na sa kanya. Di ba? Ay, gawa bang pamilya ito? Ano po? At yun na nga, ay sabihin na natin magulong pamilya ay kasi nga po, ang ama, ang itong haligi ng tahanan, ang pang-padre di pamilya ay may something. Kaya wala pong kaayusan dahil sa pulmula, kung hindi po yan ang paggamot sa pulmula, ay talagang hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga susunod pang henerasyon, hanggang sa kamatayan, ay yan ay patuloy at patuloy po na ganyan. Mamamatay yan na wala pa Jesus. Mamamatay na hindi nakaramdam ng pagmamahal ng mga anak. Ano po? Ano po sa palagay ninyo? Ang kailangan po ni Kuya Rowell ay mapaisay kaya. Tris, yun ang gusto ni? Listen, ang kailangan ni Kuya Rowell ay maipagamot. Hindi po mapayuhan o mapayuhan. Wala, wala mangyayari. Hindi nga po natatanggap ng isip niya eh. Tumatalbog sa kanya kukote. Di ba? So, ayun na guys. At hanggang dito na lang. At ingat kayo palagi sa mga sulok ng mundo naroroon. Mega love shoutout po sa inyo lahat. At kita-kita tayo sa aking next video bukas, guys. Yan, abangan nyo po. So, ayun na guys. Thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye!